Umutang ng pera para saan? Sa security agency niya. Okay. Yung ibabayad niya daw po sa tao dito. Sa mga gwardiya niya. Opo. Okay. Kasi kung ipu-pull out daw po sa Mega World yung mga tao niya, mawawala ng trabaho. Mawawala ng, hindi, mas lalo daw pong hindi makakasingil. Pero kayo, hindi kayo magkakasama. Wala kayong kumpanya. Individually kayo na hiniraman ng pera. Opo. Okay. Pero kilala niyo siya dahil paano siyang kilala? Kunwari, ikaw Arnold. Ako po siya? Kasi breeder po ako ng mga lovebirds. Siya din po. So, okay. So, meron... Nagkaroon lang po ano yung pagkakakilala. Doon lang okay. po. Okay, commercial transaction. Jeffrey? Same subdivision. Same subdivision? Apo, isang lugar po kami. Pangalan po? John Trias po. Oh, John. Ikaw naman, paano mo namang nakilala itong nung second Eugene. Week po nung November, kinontak niya po ako. Kaibigan po po siya way back 2014. Okay. Tapos po, alam ko po, kakandidato po siya ng... as congressman doon po sa area ng Kalamba. Ha? Kakandidato? Dali lang. Parang... O sige. Ano po. Tapos po, kailangan daw po niya ng worth 7 million para hindi po siya mapaya doon sa kanyang foundation. So, inisyon niya naman po ako ng 11.7 million. So, para matulungan ko po siya. So, magkano ang inutang sa inyo suma total? Alam ba natin? Nasa 100 million mahigit na rin po. Oh my goodness! Actually, ma'am, lima lang po kami rito pero 30 po talaga kami mahigit. Inisa-isa kayo. Yes po. Kami po, hindi po kami magkakakilala. Hindi kayo magkakakilala. Kaya yun nga ang gusto ko i-establish. Ano po, hindi, tsaka hindi lang po kami lilima. Oo. Sa group chat po namin is ilan tayo? Nasa 22 po kami. 22. Nasa 22 na. Yun pa lang yung nakasali sa group chat. Opo. I'm sure, meron pang iba dyan opo, na maaring yes ayaw lang dahil sa mahihiya, natatakot. Tsaka natatakot po, pinagbabantahan din po kami. Nasa politika ba ito? Ang pamilya na? Wala po. Ngayon pa lang okay. po ano. Si ma'am, paano po kayo at saka magkano naman ang na-issues? Ano po, yung sa apo ko po, kinuha niya sa akin yung pera. Okay. Ngayon, 780,000 pa po ang kanyang balance. Okay, sandali. May mga cheque ito. Wala po. Sa group, ano po namin? May loan agreement meron po na pinirmahan po. May loan. May loan agreement. Okay, so may promissory note. Na notariado at pirmado po ng attorney niya. Okay, so sanali lang. Kasi gusto ko ma-establish eh kung ano ba yung... Kasi baka collection of some money lang ito. Baka, pero may bouncing check eh. So there is a criminal component on this. Kailan yun na huling nakausap itong si Eugene Salom? Ako kaninang umaga lang. Sumasagot siya. Anong sinasabi niya? Nire-remind ko po siya na mag-judyun na naman po siya sa utang niya. Mm-mm. Tapos, give me 5 days. Ulit. Pag dumating yung 5 days na yon, bukas. Another bukas na naman, hindi siya nakakabayad. Gano'ng katagal na yung transaction o yung pagkakautang? Umiikot ba ito? Kunwari, utang-bayad? Or like for example, 11 million? 7 po. Simula po nun, ma'am, na naibigay ko po sa kanya yon at na-checkahan niya naman po ako. Mm-mm. Kaya naging confident naman po ako at nakita ko naman po yung galing po ako sa kanila, sa Kalamba. Uh-huh. Meron po siyang mga resort. Tapos meron po siyang malaking hacienda. May zoo. Pero hindi natin sigurado kung nasa pangalan niya yun o may utang din siya. Yung lupa, baka alam mo na. Tapos po, nag-issue naman po siya ng cheque. Tapos may mga kasulatan naman po kami. Kaya nagtiwala po ako. Every month mo dapat na ipapasok. Dapat po, nung December po, ang usapan lang po namin, 2 weeks lang po. Okay. November po, ng 27 ko po na pahiram. Uh-uh. Tapos December 6, para i-withdraw ko po yung cheque, tumalbog nag-bounce yung kabuuan ng 11? Yes po, simula nung December. So wala pa tayong nasisingil wala doon pa po, sa 11? Wala pa po, miski piso pa po. Ang nakuha ko lang po sa kanya, puro pangako po na hanggang ngayon wala pa pong naibibigay. Yung puso ko. Ma'am, actually pare-pares na naman po kami na pinapangakuan niya ng ganun. Iisa lang po yung story niya sa amin. Okay, so pero may cheque. Lahat kayo lahat may hawak na cheque. Okay. Sino ang pinaka matagal na transaction? 1 year na po ang akin. Ikaw, mahigit 1 year na. 1 year, so ibig sabihin, mga June. Mga ganun pa. Mami, sa inyo? Mga almost 3 years na po. 3 years? Opo. Nagkaroon po ng loan agreement is 2021 po. Nung pandemic. Yung po yung after pandemic, akala po namin, kung pinatawag niya kami doon sa bahay niya, na sabi niya, babayaran. Yung po pala, pagdating po doon, is nandun na po yung, parang may panel na po, nandun na po yung attorney niya. Mm-mm. Na akala namin babayaran. Yung pala,
magpapagawa lang daw po pala ng loan agreement. Tapos nakapirma po kami doon kasi marami po kami doon sa ano, mga so doon lang kayo nagkakilala, nagkita-kita yung mga iba pang may loan agreement kunwari? Doon sa loan agreement po, usually po doon is mga kamag-anak ko po. Mga... Bakit mga kamag-anak? Nagbigay din sila ng pera? Opo, opo. Ah, kumaga, so parang ikaw yung tumayo na ano. Magkano bang pinapromise niya na interest? Ang nakalagay po doon sa... Malaki po. Malaki po yung inaano niya para siguro way niya na lang po para... Ma-entice kayo, mainganyo yes, kayo. Opo, opo. So para, magkano ang monthly? Ang binibigay niya po is 40. 40%? Yes, opo. Ano ba na... Kayo naman ang gusto kong... Opo. Pero, iba-iba. May 40. Sa'yo ko na rin. 10%, 15%. 10. Okay, understandable. Yung gano'n. Opo. Yung sa yung sa amin po... Magkano na, sa'yo, Jeffrey, ang... Sa mga kamag-anak nyo, lahat kayo? Ang nakalagay po dun sa loan agreement na pinirmahan niya is 63M. Pero nakakapag-ano naman pero kasi marami yan. So, ibig marami sabihin, yes, merong 300,000, yes, 100,000. My God, it looks... ako, basa ko lang ha. Maaring ang ginagawa niya, uutang tas babayaran. Yun, gano'n na po. Yun para na po. Mapaniwala yung mga iba na, umiikot naman pala talaga. Opo. Or like for example, kaya ako tinatanong kung gumalaw ba? Sa'yo, hindi talaga. Sa'yo, Arnold, wala rin. Sa amin, gumalaw naman po. Sa'yo, gumalaw mga po. Magkano? Nung una, nakakahulog siya. Nakakahulog. Yan. Diyos ko, ako yata yung... Ako yung ninenervyo sa amounts involved eh. Pero understandably kasi, Shari, kung kunari ganyan na maramihan sila, tapos papangakuan. Ano daw ba negosyo? Ano nga ulit? Para sa mga security agency? Po, tapos, pero sarado na po yung security agency niya ngayon. May mga resort, ganun. Nasa na yung resort? Nandun pa, nandun pero baka hindi. Baka na isang lana yun. May problema din po yung dalawang resort niya. Actually, dapat kasama rin po namin yung... Tapos tatakbong congressman? Yes, opo. Yes. Kung mapupunta po kayo ng ano po, Laguna, sa may S-Lex po, makikita niyo po yung malaking ano niya, puro billboard. Sobrang laki po ng billboard niya, malaki pa sa billboard ni Coco Martin. Doon napunta. Kasi ang ano ba, rent ng billboard na yan, nasa hundreds of thousands yan ng araw-araw eh. Kailan lang po yun, ma'am? Bago lang po yung billboard niya ngayon. Eh, baka nakautang ulit. Parang feeling ko po, kailangan ipakita yun sa mga ibang na mag-invest sa kanya. Para maniwala or matakot. Na Diyos legit po yung pagtakbo niya. Attorney Jerome, meron na naman kaming... Good afternoon po. Good afternoon, meron na naman kaming idudulog sa'yo. Yes po, ma'am. 100 million mahigit kung pagsama-sama natin. Merong 11 million, may 700,000, may 63 million na... Meron pa pong hindi lang po napasama kasi may ano po, may 24M pa po. 24 million? Isang tao lang yun? Yes, opo. Kasama dapat po namin siya ngayon. Gusto ko maging friends kayo. Tayo yung, na lang maging yung friends. Yung 24M po na yun, bukod pa daw po dun yung kinuha na worth of 300,000 na bigas para ipamigay po sa mga tao. So apparently, Attorney Jerome, this person na nirereklamo nila is intending to run for public office. And iba-iba ang sinasabi na dahilan kung bakit siya umuutang. Eh baka pinapasikat pa natin lalo ito. Baka manalo pa ito kasi namimigay ng bigas. Diyos ko. So ang nangyayari is, pero iba-iba kasi. So I think I will really have to let them go to your office kasi iba-iba ang transaction ng bawat individual. Okay. Hindi naman sila magkakilala before, eh, Attorney Jerome. But merong, one thing is common, merong cheque. Apo. Ah, okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oo. Papuntahin mo lang dito, ma'am, kasi padala mo lang yung cheque na tumalbog. At yung photocopy lang ng cheque muna. Okay. Tsaka yung mga demand letters nila. Okay. Does it matter ba, Attorney Jerome, kung nagkaroon na ng prior payment tapos parang nagkaroon ng of the contract, ganun? As long, ma'am, mag-issue siya ng cheque tapos wala namang pondo yung cheque, may violation na po yun. Close account po. Close account na nga po eh. Yes po, mas lalo na po yun. Oo. Baka nga close account na nung in-issue yung cheque eh. Close account po talaga. Yes po. Oo. Wala talaga so, ibig sabihin, hindi lang po walang pondo. Sarado na rin po yung inulit-ulit pa niya. At inulit-ulit pa. Gusto ko talaga kayo maging friends. Alika. Sila, Attorney Jerome, gusto ko sila maging friends. But I cannot also blame them na magtitiwala because there is a commercial transaction involved eh. Merong yung bigas, meron yung may resort, may ganito. And ngayon lang sila nagkakakilala.
how does one protect himself or herself pagka mga ganito, lalo na personal na, kunwari, itong isa, kilala niya way back from 2014, 10 taon na niya kilala. What is the, may protocol ba na pwede tayong ano? Ano talaga niyo, ma'am? Yung number one talaga, yung due diligence talaga. I-check, number one, check mo yung business na pinopropose niya. Kung legit ba talaga? Meron ba talagang ganong business? Nakarehistro ba? Nakarehistro ba? At pwede ba talaga siyang magtanggap ng investment doon sa negosyo na yon? Mm-hmm. Tsaka siguro, warning na rin yun na pag masyadong malaki ang binibigay na interest, medyo magdududa tayo. Yes, opo. Yun talaga yun, ma. Kasi kung ganong kalaki yung interest, saan naman niya kukunin yun? Mm-hmm. Kung magbibigay siya ng ganong interest, ang negosyo naman, wala namang negosyo na sobrang laki ang kita siguro. Mm-hmm. So, ang kaso nito is bouncing checks lang? PP22. Tapos tingnan natin, ma'am, yung mga circumstances naman. Ng individual transaction. Yes, ma'am. Ng individual natin, transaction. Kung mayroong deceit naman o may fraud na ginawa sa kanila, papasok din po yung sa tapa. Yes, ma'am. Mm-hmm. Ang ihanda ninyo, a written narrative ng personal ninyo na transaction. Kasi iba-iba eh. Names, yes, dates, ilista na ninyo. Tapos kung pumasok yung cheque, ano yung mga post-dated checks, ano yung mga pinahawakan ninyo. Including loan agreements, if any, or even conversations, on online conversations. Po, meron. Yes, isulat na ninyo yun kasi it will facilitate yung pag-evaluate and pag-assess ng NBI natin. Kasi, may mga property din po kasi na nakapangalan sa kanya, yun din po yung ibinigay niya sa akin. Yes. So, ang ano ko lang po sa kanya, sabi ko, since may binigay ka naman sa akin, kaso yung original nga po, hindi niya naano sa akin, nung time na yon. Oo. Pero nung dinerify ko po, nakapangalan naman po sa kanya. Okay. Ang purpose lang naman po namin dito, unang-una po, sana makasigil po kami. Oo. Pangalawa po, syempre, kung hindi naman po, matulungan po kami sa pagdemanda. Yes. At higit po sa lahat, yung awareness po sa mga tao. Yes, yun sana na sasabihin yung mga naranasan po naming hirap sa buhay namin, yes, simula po nang naloko kami, wala na po sanang maloko pa tong taon to. Kasi po, napakahirap po ng mga pinagdaanan namin lahat. Nagkwentuhan po kami ng mga buhay-buhay namin. Oo, kung ano po mga nangyari sa amin. Ang dami po namin nakakaaway na kamag-anak, kaibigan, ng dahil lang po dyan sa taon na yan. So ngayon po, baka mamaya po, patuloy po na gagawin niya ulit yan. Anong distrito siya tatakbo? Kalamba po. Kalamba po. Sa Kalamba? Sino ba ang incumbent ninyo ngayon? Kongcha po. Hernandez. Hernandez. Isumbung na rin natin. Yes, na meron siyang ganitong... So, sinabi rin ni Attorney Jerome na ihanda nyo rin yung... Kasi kung meron kayong... Actually, dapat may parang ultimatum kayo na collection na demand letter sa kanya. I-ready nyo rin yon at kung sumagot siya, if at all, ipakita rin natin yon. So, again, individually kayo na i-assess and evaluate. Although, as a whole, pasok sa bouncing check sa BP22. Actually po, ako po, paalis na po ako ng Canada. Hindi nga po ako makaalis dahil nga po sa puro pangako niya. Oo. At saka kailangan mo ng pera para pagdating doon, mag-aaral ka pa. Work na po sana. Yung po yung inaasahan ko at yung pangarap ko din para sa anak ko at sa pamilya ko. May madadala mo na yung pamilya mo doon? Ako lang po muna. Ikaw kaso lang. Yung pong parang nag-issue po sa akin ng check Yun na nga, dun sana iiwan mo dito para meron silang... Yun po yung magagamit ang pamilya ko. Magkano nga sa'yo? Yung sa akin po, 1.60 million lang po. Huwag mo nila lang yan. Ang gusto ko talaga kayo maging friends. Pero sa pag-issue po niya sa akin ng check ginawa po niyang 1.1. Yabangan. Nasaya ka, yabangan niya po. Galing at sipag, Gino Salom, para sa mahal kong, as in Congressman Kalamba. Pwede na ba yan? Pwede mag-ganyan ng kampanya kasi technically wala pang campaign period. So, hindi yan violation. Pero mahal yan, ha? Ang laki po niyan. Mahal yan. S-Lex? Ay, naku. Million yan. Diyos inanggit ko. Sa kanya yan eh. Ano sabi niya? Ang laki ng billboard mo, Dre. Sabi niya, sponsor yan. Sponsor? May partido ba siya? Hindi, wala siyang partido. Wala. No? Sa akin lang naman po, di naman po nagipag-away sa kanya. Mm-hmm. Mabayaran lang po ako. Yes. Kasi yung nakaka-stress po yung maniningil ka lagi. Mm-hmm. Mangangako siya. Tapos siyempre may plano ka doon sa pangako niya yun kasi, may pera ako yung araw na yun. May kasi paglalaanan ka. Hindi po niya naibibigay. Siyempre po, sa akin po, yung nakaka-ano po, yung, alam niyo po, yung
pera mo na hindi pa makuha. Ayun po. Sana po mabayaran po. At uulitin natin, no, binibigyan natin ng pagkakataon si Sir Eugene Salom, Gino Salom, na magbigay rin ng kanyang saloobin o yung panig naman niya. Bukas po ang tanggapan ng wanted sa radyo kasi fair naman tayo. But we've been calling pero ringing lang. Katulad na lang po din yung sinabi ni Kuya David. Sana naasa po kami na kahit papaano mabayaran kami. Mapabalik yung pera namin sa kanya. Kahit wala na interest, di ba? Puhunan na lang, di ba? Di bali nang natulog ng isang taon eh. Gino, sana alam ko mapapanood mo kami nandito. Nagsabi na rin naman ako sa'yo na unang purpose namin ay mabayaran mo kami. Pero wala na kaming choice dahil nga nababalitaan pa namin na marami ka pang niloloko. Kaya nandito kami ngayon para unang-una sa kapakanan ng ibang mga tao na hindi na maranasan yung hirap na inabot ng bawat isa sa amin, pamilya namin. Ikaw, alam mo, pati anak ko, 2 milyon, kinuwanan mo. Hindi ka naawa sa anak ko, bata, bata, matanda, wala kang sinisino. Diyos ko. Wala kang, antibay mo ka, antibay mo talaga. Tapos, nagagawa mo pang humarap sa mga tao, manloko ulit. Sana, Gino, etong ginawa mo sa amin, pagbayaran mo. Ang gusto lang naman namin dito, ibalik mo, kung hindi kaya, kahit yung principal na lang, taba si ma'am. Tsaka kahit pa utay-utay, di ba? No, si madam, 500,000. 20,000 ang mantalang inihingi. Ako mo nakikiusap kahit 20-20 lang para meron po akong pang maintenance. Oh, Diyos ko. Okay. 70 na ho ako. So ngayon po ma'am, kung sakali naman po na hindi po talaga kami mano, pupunta na lang po kami para mag-demanda na lang actually, po. Actually, whether or not mag-respond ngayon immediately si Sir Eugene, no? I-endorse na namin kayo sa NBI. Kakailanganin niyo yun. Sige po. Kausapin po namin kayo, mga ma'am, sir, and pasasamahan po namin kayo sa opisina po nila Attorney Bumidiano po ng NBI po para po makapaghain po tayo ng reklamo laban po dito kay Eugene Salom po. Sige po. Maraming salamat po at magandang hapon po. Thank you po. Maraming you salamat po. Rin, Attorney Jerome Bumidiano. Maraming salamat. You're welcome po. Anytime po. So walang sawa ninyong suporta sa amin. Thank you po. Mabuhay po kayo.